from one sending body. Noong ako po ay naging, naalala ko noon when I was a global missions director sa ating Luzon Convention before si Pastor Ray, narinig ko palagi sa mga lobby ng ating mga missionaries, sana mayroon silang isang organization na magkalinga, na mangungumusta, mag-connect sa kanila. That's pangarap. May mga pangarap pala yung ating mga missionaries. And on March, naalala ko po, March 2008, nagkaroon po ng Asian Missions Forum doon po sa IAMB office. At invited po ang lahat ng mga conventions at missions mobilizers ng mga Southern Baptist Churches from Mindanao, Visayas, and Luzon. So from there, after that Asian Missions Forum, nag-ipon-ipon po ang lahat ng mga missions mobilizers na yon from Mindanao, Visayas, and Luzon. At napagkasunduan nila na mag-meeting doon sa Trinial, 7th Trinial Convention ng Women sa Mount Carmel. And from there, the three conventions, the Luzon, Visayas, and Mindanao, ay nagpadala po ng kanilang mga representatives upang i-explore kung paano magkaroon ang Southern Baptist, magkaroon ng sarili nating sending mission agency. So nagkaroon po ng malawakang pag-uusap. And as a result of that, mayroong mga interim officers sila na-elect. Isa po ako doon. Nagulat nga kami. And then, to make the story short, nabuo po ang one sending body, ang pangalan po noon sa Security of Exchange Commission as a result of that consultation, ang Philippine Partnership for Global Community Incorporated, yun po ang na-registered natin ngayon sa SEC na official name ng Southern Baptist bilang ating sending mission agency. So nabuo po yan sa 2008 at na-registered po yan siya doon sa Security of Exchange Commission. Iyan po ang isang malaking kaganapan. At ang One Sending Body, ito po ngayon ang official na missions organizations kasi after po noon, nagkaroon kaagad ng isang tawag National Missions Congress na mga kaganapan doon sa Cebu. The first National Missions Congress naganap noon sa Cebu. At to our surprise, the first National Missions Congress ng Southern Baptist Churches sa Pilipinas ay mayroong anim na Convention of Southern Baptist Churches. The Luzon, Visayas, Mindanao, Tribal, Chinese, and Zamboanga Peninsula. 301 attendance po doon sa Cebu. Kaya nagkaroon po ng maraming usap-usapan, pwede pala. Because pangarap din doon ng mga Southern Bap na magkaroon tayo sana ng National Convention. Maraming attempt pero hindi nagawa. Pero nang nagkaroon po ng First National, nagkaipon po halos lahat ng mga Southern Bap sa buong Pilipinas niya. Pwede pala. And ang magandang resulta, right after the 2011, nabuo ulit po yung ating Federation of Convention of Southern Baptist Churches. And the Federation of Southern Baptist Churches, since sila naman po ang Federation naman nag-create ng One Sending Body, ang PPGC or the One Sending Body is the official mission sending agency ng Southern Baptist Churches. Kaya po sa kasalukuyan po, mayroon pong mga nations tayong, under sa OSB ngayon, may 17 missionaries assigned in Thailand, in Indonesia, we have in Malaysia, we have in China, in Korea. And I think it is Singapore. No? Sa Singapore we have. So, unti-unti, hindi pa man malawak masyado, but we are in the beginning. But nakita ko kanina ang report na this is the potential of Southern Baptists sa mission field. Yung report natin kanina, kung mabuo lang, because ang Mindanao alone, we have 1,600 churches. Ang Luzon is about 600, mga 80 sa Visayas. Sabihin po natin mga 2,000. 2,000 churches. At alam nyo kung magkaisa lang yung resources natin, si Pastor Paul is only one. Marami po tayong mga Southern Bap kung magkaisa lang tayo because that is how potential we are to impact the mission field for missions. So at least ngayon, I would like to say na dito na magsisimula, na supplement ngayon sa gawain ito. I do believe na from here, start by start, we can pray and we can impact the mission field for Christ. So this is for greetings from One Sending Body.